Pumasok na balita sa DZRH kaninang alas 8.15 ng umaga po ito. Isa ba kayo sa mga boboto ngayong eleksyon sa SK at barangay elections? Sawa na ba kayo sa mga walang katapusan ng mga liga at mga beauty pageants na proyekto ng mga SK officials sa inyong mga lugar? Pwes, siniguro ngayon ng National Youth Commission na hindi puro ganyan ang maaasahan sa inyong ibobotong mga SK officials. Kung ano pa, alamin natin yan sa report ni Lizelle Onse. Lizelle, sure ba yung NYC dyan na hindi lang puro liga at beauty pageant ang tututukan ng SK, Lizelle? Dennis, tiniyak ng National Youth Commission na bagong sangguniang kabataan na ang bibida sa May 14 elections at hindi lang basta nakatutok sa mga paliga o beauty pageants. Simulan ang bagong sangguniang kabataan. Yan ang banner ngayon ng National Youth Commission para sa nalalapit na SK elections sa panayam ng programang Damdaming Bayan kina NYC Officer in Charge Ronald Cardema, Commissioners James Ventura, Rhea Peñaflor at Paul Pangilinan. Inilatag ng mga ito ang kanilang preparasyon sa SK elections. Kung dati ay binabatikos ang SK dahil sa limitadong kakayahan ng mga kabataan, ngayong taon, ayon kay Ventura, titiyakin nilang nakatutok ang uupong SK officials sa iba pang aspeto ng youth development tulad ng edukasyon, kalusugan, kalikasan at iba pa. Bukod dito, mas responsable na rin ang uupong SK officials dahil sila ay nasa edad 18 hanggang 24 kumpara sa dating 15 hanggang 17 lang. Actually, ang panawagan ng NYC ngayon, ang banner natin, simulan natin ang bagong SK. Talagang gusto nating mag-veer away yung image ng SK mula sa kalugmukan nito noong 2013. No? Alam naman natin na dati ang naging accusation sa SK nakatutok lang sa sports at limitado ang pakikilahok. No? Kaya best efforts ang NYC ngayon sa tulong ng mga local youth development offices natin, no? Na siguraduhin na sa magiging plano ng mga SK, mga mahahalal na SK ay tumutok sa siyam na centers of participation, no? Upang makamit ang holistic youth development. Kasama dito ang edukasyon, kalusugan, kapaligiran, at iba pang aspeto, no, ng youth development. Samantala, magkakaroon din ng 15 araw na training ang mananalong kandidato ng SK simula May 17 hanggang 26. Pangungunahan ito ng Department of Interior and Local Government o DILG at mga kinatawan ng NYC para magabayan sa mas epektibong pamumuno ang SK officials. Dagdag pa ni Ventura, iikot ang SK training sa 5 modules kabilang ang Local Governance, SK History, Meetings or Resolutions, Planning or Budgeting at huli ang Ethical Standards. Matatanda ang 2013 pa ng matenga ang SK elections at muntik pa nga itong buwagin dahil sa issue ng umano'y korupsyon. Pero matapos sumailalim sa reforma, tuloy na tuloy na nga ang SK elections sa May 14. Para sa DZRH Network News, Lizelle Onse, naglilingkod sa Pagbabalita. Back to you, Dennis. Maraming salamat. Nagbabalita si Lizelle Onse. Para updated ka sa mga ganapan sa loob at labas ng bansa, mag-subscribe sa DZRH News Television YouTube channel. Mag-like, share, comment at iring ang bell para araw-araw updated ka.